araw sa ating lahat. Bakit mula ang ating selebrasyon, tinatawagan ko si John Bien Angelo Uy para sa ating pangbungad na panalangin. Nasusundan ang pag-awit ng lupang mirang sa napangunahan ng lupo ng mga awit ng MM201, ang Voices of Rose. Magsitayo po ang lahat. Alalahanin natin na ang Diyos ay ating kapiling. Sa Ama ng Anak ng Espiritu Santo, Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kaming kaluguran mo sa umagang ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming seremonya. Mula sa simula hanggang sa katapusan. Masalabihin nawa namin ang layunin ng dakila sa aming buhay at maisagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po ay naninikluhod sa iyong harapan na kami iyong panlubayan at iwaksi sa aming kalooban ang anumang masasamang kaisipan, inggit at pakikipag-ali sa aming mga kasama. Ilagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit, bagkos ay bukas palad na magkaloob ng anumang tulong. San Juan Bautista de la Salle. Panalangin mo kami. Jesus, manitili ka sa aming mga puso. Amen. Pagdiriwang ng pagkilala sa mga natatanging tao, nagpakita ng katapangan, kabutihan at lalong tingit sa lahat ang kabayanihan. Ang araw na ito ay isang mahalagang hakbang sa ating lahat dahil dito nabubuksan ang ating mga kamalayan sa mga taong taos-pusong tumutulong sa kanyang kapwa o kung tawagin na natin ay ang mga bagong bayan. Ngunit bago ang lahat, nais namin pasalamatan ng ilan sa ating mga panahuhin sa pagdalo sa araw na ito. Narito si Ken Angelo Carangan. Dinang Marie Mulavales. Dinang Averlinda Aleta. Dinang Irene Mendoza. Ariuska. At Dinang Cheryl Bravo. Ngayon, para naman ibigay ang kanyang pagpati sa lahat, ay tinatawag ko ang pangulong klase, si Ginoong Jericho de Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako ay nagagalak na tayo ay nagkatipon-tipon ngayon sa lugar na ito upang parangalan ang kadakilaan ng isang tao na nagtampok ng mga katangian ng isang tunay na bayan.
pamamaraan na ito ay naglalayong magbigay ng pagkilala sa isang tao walang takot at walang sawang inaalay ang kanyang sarili para sa ikabubuti ng ibang tao. Kahit ang kapalit pa nito ay ang kapahamakan ng kanyang sariling buhay. Isa itong paraan upang magbigay ng inspirasyon at ng mabuting ehemplo sa lingkungan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang ating galing. Lahat tayo ay may kanya-kanyang natatanging abilidad. Ngunit hindi lahat ay ginagamit ang mga ito upang makapag-iwan ng marka o bakas sa buhay ng ibang tao. Ngayon ay pararangan natin ang gawad-bagan sa isang taong karapat-dapat tawagin bilang isang bayan. Ngunit ano nga ba ang isang bagan o sino ang bagan? Ayon sa historiador si Dr. Zhu Salazar, ang bagan ay isa sa mga bahagi ng struktura ng lipunan noong panahon ng ating mga pinubo. Kung mayroong mga dato at babaylan, mayroon din bagan. Ngayon, ano nga ba ang gawain ng isang bagan? Siya lang naman yung pinakamahusay ng mandirigma, ang pinakamatapang sa lahat, ang tagapagtanggol ng balangay mula sa mga masamang loob. Ngunit bakit naman natin ginamit ang terminong bagan para sa pagpaparangal nito? Ito ay dahil ang mga bagan ang pinagmulan o ang ugat na kabayanihan. Sila ang nagsimula ng lahat. At mula sa kanila, tungkulin ng bawat isa sa atin na ipagpatuloy ang legasiya at kultura ng kabayanihan ng mga bagan. Ang bawat isang individual ay maaaring maging isang bayani sa kanilang mga sariling partay. Nasa kamay na natin ang desisyon. Muli, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa inyong pagdalo. Maraming salamat, Chef, para sa inyong malungkot na pagbabalik. Bago tayo tumako sa ating paggawa ng parangal, alamin muna natin ang mga naganap na proseso sa pagpili ng inampalan sa bayaning gagawaran ng parangal para sa araw na ito, mula sa mga pamantayan hanggang sa botohan. Naanigyakan namin sa ito, isasangilawan ng mga pamantayan upang ibahagi sa atin ang mga pamantayan sa pagpili ng bayan. Bigyan natin sila ng isang masibagong palakpakan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Bago po pong magbigay parangal sa nahirang kabayan, nais ko pong magpaliwanag sa inyo ng prosesong pinagdaanan ng mga kurado upang makapili ng isang individual at kikilalanin natin sa oras na ito. Ang bawat kurado sa kolektibo ay inantasang marahanap ng isang tao na matatawag na bayani. Binatay ang pagpili ng mga ito sa isang checklist na binuo ng mga kurado upang magkaroon ng lehitimong datos at pagkakaisa ang batayan. Ang pinili ng bawat kurado naman ay presenta sa pamamagitan ng photo voice o isang pag-uulat sa tulong ng mga larawan. Binigyan ang bawat isa ng sapat na oras upang magpakilala sa grupo ang napiling bayan at mapaliwanag kung bakit siya ang dapat kilalanin sa seremonyang ito. Pagkatapos ng photo voice, nagkaroon ng nominasyon ng klase mula sa 42 na bayan na kilala at mula sa mga ito, nagkaroon ng halalan upang magkaroon ng iisa at katangi-tanging bayan. Makikita nyo po yung checklist na amin pong ginamit. Ito po lahat ay batay sa mga research na nahanap po namin na kalap. At itong research pong ito ay lahat po ay lehitimo. Ito po ay lahat ay may background po tungkol sa kabayanihan. Muli po, maraming salamat at magandang umaga. Salamat, Andre. At ngayon ay narating na tayo sa pinaka-importanting bahagi ng pagdiriwang. Ang napiling bayani. Para ipakilala sa atin ang pararangalan sa selebrasyong ito, tinatawag ko si Ginoong Lorenzo Miguel Villapando. Magandang umaga. Siya ay magiging matapang at hindi sinusuko. Kapagmahal na ama, asawa at lupit sa kanyang pamilya. Tapagdigtas at inspirasyon sa iba. Siya ang Philippine Air Force Assistant Chief of Air Staff for Operations at pinalangalan ng Cavalier Awards for Air Operations dahil sa kanyang servisyo sa bayan. Walang takot niyang iligtas si Miguel Rodona mula sa pangalim at pinatuloy niya ang kanyang pagtulong hanggang ngayon. Siya si Colonel Fermin M. Caraca. At para makita natin ang contribution ni Colonel Fermin M. Caraca, nandito ang isang video na papanoorin natin.
dahil sa mga technical difficulties, mag-move forward muna pa tayo sa iba pang mga parte ng awarding ceremony. Thank you. Hindi po kami na pasensya dahil sa mga technical difficulties na ating na nangyari sa Nicolai. Sa pagkita ito ay ipapakita na natin ang ating pagsalapat para sa lubos na pagpapakita ng kabayanihan upang makatulong sa ating bansa. Tinatawag namin ng ilan sa mga tinatawag ng mga lupon na kurado na si Andre Tepson at Derek Gonzalez upang ibigay ang sertifiko ng pagkilala at ang papeyo ng gawad bagay. Iniimbitahan ko rin si Ginagunoong Ken Angelo Blair Karangan, ang anak ni Colonel Fermin Karangan, at si Ginoong Iggy Villapando sa Etablado upang tanggapin ang karangal. Isang pagkilala ng Lasalianong mag-aaral ay inihahandog kay Colonel Fermin Karangan sa kanyang katangian at kontribusyon sa lipunan na nagsilbing isang ehemplo ng kabataang Lasaliano at maging inspirasyon upang mapag-alab ang kanilang damdamin maging bayani sa kanilang simpleng pamumuhay. Ibinigay ngayong Marso, 10 Marso 2017 sa Dela Salipa. Inirumahan ni Jericho de Jesus, Ginang Noy, hindi pa unahan at pinipili ni Everlinda Aleta. Palakpakan po natin mo. In behalf of my father, who cannot make it a day due to equally important matters of earth, I will here reading his remark addressed to all of you. And I quote, "Bago ang lahat, nais ko muna magpasalamat sa bumubuo ng MM201, ang isang baitang ng Dela Salipa, na pinamumunuhan ng inyong presidente, si Ginoong Jericho Joshua de Jesus, sa pagkilala sa akin bilang natatangang bayani at sa kangalan ng maging bahagi ng gawad pagani. Muli, mula sa kaibiguran ng aking puso, maraming salamat. Ang salitang bayani ay madalas na natin narinig sa telebisyon at sa radyo. Nabasa sa mga pahayagan at sa libro. Marami na ko lang nagawa tungkol sa mga buhay ng mga bayani. Tinatawag ng bayani ang tao kapag nakagawa siya ng kabutihan sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang sarili o pagkumartir na inaalay bilang balintigan para sa isang bagay na kanyang pinapahalagaan, maaaring para sa bansa o kanyang minamahal. Ngunit, sa mga bagong panahon, hindi lamang ang mga tao may istatwa o monumento ang tinatawag natin bayani. Ang mga bayani ay hindi na lamang katagpuan sa salpi o hindi naman kaya sa mga pakiya sa ating bitaka. Sapagkat bilang ng kabayanihan ay kinakailangan po simula sa magsikan o sa pinupang. Maaari natin tawagin bayani ang mga pangaraniwang tao na gumagawa ng isang bagay na taliwas sa inaasahan ng karamihan na ginagawa. Walang isang bagay na napakihirap gawin o bagay na magdudulot ng malaking sakripisyo at hirap gaya ng mga overseas workers or OFWs na tinaguriang makabagong bayani ng ating bayan. Narayan din si Everett and Florida na nagsilbing inspirasyon sa mga batang lansangan na tinulungan niya sila makapag-aral. Naibalita rin dati si Junjun Mendoza, isang janitor sa Lihiya na pinilip ibalik ang pitaka na may laman na higit 46,000 pesos sa halip ng itabi. Si Joseph Santoran, isang taxi driver na nakakita at nagbalik ng isang bag na dalaman ng 300,000 pesos. Ilan lamang sila sa pangaraniwang Pilipino na maaaring may tuwing din bayani. Sila ay patunay na hindi kinakailangan maging mayaman, matalino, umakamat sa buhay para makatulong sa kapwa at kagawa ng kabayanihan. Sa mga tuwi,
ang tunay na makakagawa ng kabayanihan. Makaangat sa buhay. Patuloy nga, ang kunin na kabayanihan ay nangalik tayo sa tugo sa bawat sa isa natin. Nasa ating mga kamay at kapangyarihan na gumawa ng hindi pangkaraniwang bagay o ng kabayanihan. Katulad ko noong panahon ng Bagyong Yolanda, kung saan ako ay napadpad sa gitna ng kahagatan, balutang lutang kasama ng isang batang lalaki, si Miguel. Sa aking pananaw, si Miguel ang ginamit ng Diyos para manatili akong buhay. Nang dahil sa kanya, hindi ako nawalan ng pag-asa at alulungkakas ang aking temansyon ng mabuhay. Kaya sa akin na kasalala ay buhay at simpata na may magandang pangarap na gusto ko rin. Sa aking pagbabakas, nais kong hinukin ang bawat isa sa inyo. Tangan niyo ang mga katangian ng isang tunay na bayan. Gaya ng sinabi ko, hindi kailangan maging mayaman, matalino, malakas, o makaangat sa buhay para makatulong sa kapwa at makagawa ng kabayan niyo. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, maaari nating mapakita ang kabayanihan sa maliit at simple na pamamaraan. Muli, maraming salamat sa kangalan ng inyong inawat at sa kangalan ng maaanyahan sa ganitong okasyon. Mabuhay tayong lahat at pagpalainawa tayo ng buong may kapal. Magandang umaga sa inyo. Handang isang awitin ng ilan sa mga estudyante ng klase ito na kanilang inaalay para sa mga modernong bayani ng Pilipinas tulad na lamang ni Colonel Fermin Karangas. Narito si Christine Espelada, Tab Truño at Jacob Makatangay. Oh, don't forget that night.
salamat, Tintin, Tat at Jigo, para sa inyong munting na ihanda. Sa bahay nito ng programa, tinatawag ko naman si Pilipini Romana Balmes upang tugunan ang ating panauhin sa araw na ito. Sige, ating palakpakan. Para sa lahat sa amin na naririto, nawa hindi natin makalimutan ang mga mensaheng sinabi ng ating panauhin. Sabi nga niya, ang kabayanihan naman ay hindi dapat magsisimula sa himagsikan, sapagkat tayong lahat ay may kakayahan na makagawa ng kakaibang bagay. Nawa ay hindi natin malimutan ang kanyang sinabi. Tunay nga naman na ang kabayanihan ni Colonel Fermin Karangan ay di hamak, nakakaiba, at walang kapantay. Siya ang nagdinig sa madidilim na daang tinahak ng iba. Nawa ay magsilbing inspirasyon ang kanyang kabayanihan para gumawa tayo ng mabuti. Nawa ay may-alay natin ang ating sarili sa lipunan, sa iba, at sa ating mga layuning pinaninindigan. Muli ay maraming salamat at mapagpalayang araw. Maraming salamat, Romana, sa napakagandang mensahe na iyong ipinahagi sa amin. At kung pagtapos sa ating pagdiriwang, inaanyayahan namin si Gian Monteverhen para sa pangungkas ng pananalita. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat. Nais kong pasalamatan ang lahat ng lumalo at nakilahok sa pagpaparangal na ito, ang Gawad Bagani. Tunay na naging matagumpay ang tipong ito sapagkat maraming alam ang naipahatid sa atin ng ating mga tagapagsalita. Kaya naman, nais naming pasalamatan si Ginoong Ken Karangan, Miss Elmer Aleta, Mama Judavales, Miss Amy Mendoza, Sir Darius Cantos, at si Ate Jet Grau. Kami po ay tunay na nagagalak sa paglalaan ninyo ng oras at panahon upang makapagbigay ng inspirasyon at motivasyon sa mga batang tulad namin. Bukod pa dito, nais din namin pasalamatan ang punong abala sa pagtitipon, ang buong klase ng MMPOCOL, at titigyan ng masigabong palakpakan ang lahat. Upang patuloy siya makapagbigay ng inspirasyon, di lamang sa kabataan, kundi sa lahat ng taong naglalayo na maging bayani sa sarili nilang mga pamamaraan. Muli, nais kong pasalamatan ang lahat sa pagdalo. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Gia. Ngayon ay nalalapit na tayo sa pagtatapos ng ating selebrasyon. Hangad namin na sana kayo ay nasiyahan sa araw na ito at lubusang napasalamatan ang mga bayaning tulad ni Colonel Fermin Karangan. Muli, pinasasalamatan namin ang mga nagsinalo, ang MM2-Alan at lalo higit pa si Ms. Noemi Timaunahan sa pamumuno sa magdiriwang na ito. Mangyaring tumayo ang lahat para sa pangukas ng panalangin na pangungunahan ni Renz Tibayan. Na siyang susundan ng pag-awit ng Almamagal sa pangumuno ni Edward Arceta. Alalayan natin na tayo na sa panalangin siya ng Panginoon. Sa araw ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, malagot ko muna ang isasalamatan sa pagtitipon mo sa amin ngayon at sa pagsama at paggabay sa amin upang maging matagumpay ang pagdiriwang ito. Lubos po kami nagpapasalamat sa pinagkaloob ninyo panibagong pagkakataon upang kami ay matuto, lalo higit upang makapagbigay parangal at pagkilala sa aming nating bayan. Naway sa pagtatapos na ito ay may sa isip at may sa buhay namin
ang lahat ng aming napuhunan, darating din mula sa aming napiling bayani. At pagsilbi na bahay itong inspirasyon upang kami sa aming mga sarili ay gumawa rin ang natatayong kabutihan at kabayanihan sa iba. Naway kabayan ninyo po kami at pahiramin ng lakas at tapang upang maisagawa namin ito. Itinataas po namin ang lahat na ito sa inyo sa ngalan ng inyong anak na Jesus. Amen. Tanuwan o Gista de la Sal. Amen. Jesus, manatiling sa aming mga puso. Ang kailanman sa ngalan ng mga anak na Espiritu Santo. Amen. Itaas natin ang ating kanang kamay para sa pagkabit ng ating mga ng ating klase. Muli, maraming salamat sa loob at magandang umaga.